Now may we recognize Senator Ontiveros, Mr. President, and thereafter Senator Pangilinan. Senator Ontiveros is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, papayag po ba yung ating kauban, kasamang senador, magbigay daan sa ilang mga tanong? Karangalan ko po, Mr. President. Salamat kaayo. Yung pong mga tanong, Mr. President, na are you opposing for religious belief? Are you opposing based on the Constitution? Tingin ko mas tamang panahon pag-usapan pa yan pagdating po sa pagdinig sa komite at yung pagdedebate natin dito sa plenary. Pero gusto ko pong magtanong ng kahit tatlong tanong lamang sa ating kagalang-galang na kasama. Una po, Mr. President, sang-ayon po ba kayo na yung death penalty ay isang cruel, inhuman, and degrading punishment? Isa po siyang, sang-ayon po ba kayo na isa po siyang malupit, hindi makatao, at nakakababa sa dignidad na parusa? Dahil din, hindi na siya maibabalik kung naisagawa na natin. Magagarantya po ba natin na yung death penalty na ito ay hindi makakabiktima sa inosente? Dahil konkreto po, Mr. President, naalala po ba ng ating kagalang-galang na kasama si Mary Jane Veloso? Hindi po ba, Mr. President, dinalo niyo po siya at ipinagdasal? Paano po, Mr. President, kung napatay ang inosente? Mr. President. Mr. President, yan pong paliwanag aking kolega at naintindihan ko po yan. Pero doon po sa kanila, kaya nga po pagtibayin natin yon, suportahan natin at i-strengthen natin yung judicial system po natin, yung pagsusiso para suriing mabuti, at may automatic appeal naman po yan. Pag ikaw ay na-convicted as guilty, may automatic appeal yan to the Supreme Court. And wag po nating sabihin na wala tayong tiwala sa ating Supreme Court kundi para magdesisyon kung ito ay totoong ginawa o hindi. Gaya po ng sinabi ko kanina, Mr. President, itutuloy po sa pagdinig sa komite at yung pagdedebate natin dito sa plenaryo, yung pagtalakay po sa unang puntong iyon. Pangalawa po, Mr. President, sang-ayon po ba kayo na yung death penalty ay nagdidiskrimina laban sa mahihirap? Sang-ayon po ba kayo na yung death penalty, saan mang bansa kung saan ito ay ini-impose na sa mga mamamayan, mas madalas ginagamit ito laban sa mga suspect o na-convict mula sa mas mababang socio-economic background? Ibig pong sabihin, Mr. President, sang-ayon po ba kayo na ang death penalty ay anti-poor? Gusto ko po pong malaman ninyo na, Mr. President, na mga siguro kung may mga discrimination para sa mga mahirap nung maybe in the past administration, but in this administration, I'm saying that itong administration na to is para sa mga mahirap na tao. Kasi ang mga drug traffickers, mga mayaman yan eh. Ang pinoprotektahan natin dito ay milyon-milyong buhay na mga mahirap na tao na binibintahan nila ng itong pinagbabawal na gamot, na kahit na pangbili na lang ng bigas, nabibili pa ng droga. So, bakit hindi natin na sugpuin yun? No? Itong administration na to, tinitiyak po natin. No? Maybe in the past administration, may nakakalusot, pero not this administration. Especially, this is the power of Visayan administration. Mr. President,
wala po akong tinutukoy na partikular na administrasyon o mga administrasyon lamang. Ang nais ko pong itanong sa ating kagalang-galang For the record, Mr. President, I just want to clarify, I'm the one who past administration na kasi for basing those, sabi niya may mga paano yung mga na-sintensyahan ng mga mahirap na tao, maybe may nakakalusot doon sa mga panahon na yon, but not this administration, not this time. Mr. President, as I was saying po, mayaman po ang dokumentasyon na anumang administrasyon, whether dito po sa ating bansa o sa ibang mga bansa na nagpapato po ng death penalty, mayaman po ang dokumentasyon na may mga nabitay na o di kaya marami ang nasa death row na kalaunan na pag-aalaman ay inosente pala dahil lamang sila'y mahihirap at hindi maka-afford sa isang decenteng legal defense. Mr. President, I'd like to clarify, wala pong drug lords na mahihirap. Maraming salamat po. Yun na nga po ang punto ko, Mr. President, na itong parusang bitay ay isang anti-poor na kaparusahan at dobleng malupit sa mahihirap dahil minsang maipataw na ito ay hindi na maibabalik ng simpleng tao lamang, kahit pa gobyerno, dahil gobyerno tayo ng mga tao, ang buhay na nakitil na. Pero ipagpapatuloy pa po natin itong talakayan, Mr. President, pagdating nga po sa pagdinig sa komite at pagdebate sa plenaryo. Huling punto ko po, Mr. President, sang-ayon po ba kayo na sa totoo lang, itong capital punishment ay walang deterrent effect? Hindi, gaya nga po ng sinabi ng kagalang-galang na kasama kanina, hindi po ito nakakahinto, bagamat may pag-asa kayo, Mr. President, na bababawasan ang krimen, na kahit yon po ay debatable. Sang-ayon po ba kayo, Mr. President, sa marami ng scientific studies na consistently nagpatunay walang demonstrable effect na ang mga execution ay nagpipigil talaga sa mga tao na gumawa ng krimen? At sang-ayon po ba kayo, Mr. President, na itong banta na mapapatay sa isang future date, malamang sa hindi yan pumapasok sa isip ng mga tao na nasa sa akto ng pagsasagawa ng krimen? Mr. President, I would like to answer that explanation or question. Kung ikumpara po natin ang drug case sa China, dahil death penalty ang parusa nila sa drugs, ano po bang ilang percentage po ba ang China at saka kumpara sa Pilipinas sa drug case? Mas mataas po sa atin dito. Alam mo, laganap ang droga dito sa atin because wala po tayong pangil, sinasabi ko po, pangil na batas para doon sa mga drug traffickers, because itong these drug traffickers, hindi ito mga mahirap, mga mayaman po ito, Mr. President. Hindi ito mga ano, ginagamit nila mga mahirap na tao, mga mahirap na tao dahil sa kalukuhan nilang ginagawa. Precisely, Mr. President, kaya ko po pinaghiwalay sa aking pagtatanong, tatlong tanong, ang dalawang issue ng problema natin sa illegal na droga at trafficking, dahil naniniwala po ako may mga mas epektibo, bukod sa mas makatao, mas epektibong solusyon dito, kasama na po yung public health approaches at yung harm reduction strategies. Pinaghiwalay ko po ang usapin ng droga at yung usapin po ng death penalty para ihain ng klaro at hiwalay yung mga tanong ko tungkol sa pagiging cruel, inhuman, and degrading punishment ng parusang bitay, yung pagiging anti-poor ng parusang bitay, at huli po, yung kawalan talaga nito ng isang deterrent effect
na hinihingi natin sa ating criminal justice strategies laban sa droga at laban sa krimen in general. Sa punto pong ito, Mr. President, nais kong magpasalamat, daghang salamat sa ating kasamang senador sa pagbibigay daan sa ilang mga panimulang tanong ko sa kanilang privileged speech. At ipagpapatuloy ko po ang ganitong pagtatanong at pagsubok mag-ambag ng mga sagot at alternatibo pagdating sa pagdinig sa komite at pagdebate dito sa floor. Huling-huli na lang po, Mr. President, iwan ko na lang po ang isang kasabihan ni Mahatma Gandhi. Sabi po niya, an eye for an eye makes the whole world go blind. Kapag nagpatuloy po tayo sa pagbulag bilang parusa sa pagbubulag, kalaunan po, ang buong mundo natin ay bulag na pong lahat. Salamat po, Mr. President. Salamat kaayo. Maraming salamat, but Mr. President, gustong ipaliwanag na ang ebidensya po dyan ay sa yung bansang China o sino naman yung mga may bansa na may mga death penalty about drugs. Kung titingnan po natin yung mga pangyayari sa bansa nila about sa drugs, mababang mababa po dahil may death penalty. Yun po ang sagot doon sa sinasabing hindi deterrent, or I'm not saying that the passing this bill to become a law is a deterrence. Ito ay makakabawas, makakapigil sa mga nagbabalak pa lamang gumawa ng karumaldumal. Hindi natin alam, baka ang gagawa nila ng karumaldumal ay isa sa mga pamilya natin, isa sa mga anak natin. Matutuwa po ba tayo? Yan po ang paliwanag ko. Maraming salamat po.